Sentro po ng talakayan sa isang forum naman sa Pasay City kung paano mababawasan ang mga basurang plastic sa bansa. Hindi na raw kasi sapat ngayon ang tatlong R na reduce, reuse at recycle. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Connie, hanggang sa ngayon nga nagpapatuloy yung multi-sectoral forum tungkol sa plastic waste ng DOST and ESTD sa PICC. Ang layo nga nito ay solusyonan yung problema sa basura sa bansa. Ang dapat daw bawasan ay yung plastic consumption, lalo na yung single-use plastics, kasama na rito pati yung mga lobo o balloons. Ayon kay National Academy of Science and Technology Philippines, VP Fabian Dairit, baka nga hindi na dapat yung o hindi na sapat ang reduce, reuse, recycle. Dinagdagan ito ng redesign bilang fourth R o mag-design ng bagong klase ng plastic na recyclable. May mga batas na ukol sa plastic waste, kagaya ng Local Government Code of 1991 at yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Pero ang problema kasi, Connie, hindi raw nito na-address specifically yung problema sa plastic waste. Pinisenta naman ni dating DOST Secretary Filimon Oriarte Jr. ang ilang pag-aaral ukol sa plastic at tumabas na mas maliit pa yung environmental impact ng plastic bag kumpara sa paper bag. Mas marami raw kasing greenhouse gas emissions, mas maraming napoproduce ng solid waste at kailangan ng mas malaking energy sa paggawa ng paper bag. Pero anumang material ang gamitin, ang susi raw para mabawasan ang environmental impact ay reuse as many times as possible. Tinalakay rin kanina ang biodegradable plastic. Karamihan daw ng plastic labeled biodegradable ay biodegradable lang under industrial conditions o ibig sabihin ay sa mataas na temperatura. Pag itinapon ito sa landfill, posible itong mag-produce ng methane gas at kung sa dagat naman, ay malamang makain ng marine animals. Mas mahal at mas mahirap i-produce ang biodegradable plastic at pag nahalo pa ito sa non-biodegradable plastic sa recycling plant, inaapektuhan daw yung integrity ng plastic. Pag may label daw kasi na biodegradable, mas nagiging pabaya ang mga tao sa pagtatapon kaya mas dumadami pa ang kalat. Ang problema ay taon din daw ang bibilangin bago ito mag-breakdown. Samantala naman, Connie, malaki rin daw yung papel ng local government unit sa pagpapatupad ng solid waste management plan. Sa ngayon kasi, marami pang illegal dump. Sa huli, ang sinasabi nila na pinaka-importante ay yung pagiging disiplinado naman ng mga tao o ng mga Pilipino sa pagtatapon ng kanilang basura, Connie. Maraming salamat, Mav Gonzalez.